Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing Channel, Boxing Express, no? Pag-uusapan po natin, kapapasok-pasok lang po na balita. Wala pa pong 3 minuto. Mainit-init pa po, napaso nga ako nung binabasa ko yung balita eh. Kaya ito po ay pinakamainit na balita ngayon. Pero wala rin pong kwenta to. kapapasok lang po ng balita. Hindi na po tuloy ang nakatakdang ang pinag-uusapan na exhibition matchup na gaganapin sa Japan ni Floyd Mayweather. Minamalas po tong mama na to, no? Kapopospon lang po ng kanyang pay-per-view na exhibition kay Logan Paul. Ngayon naman po pinagsabihan na po siya ng kanyang partner doon sa Japan na hindi na rin po matutuloy ang exhibition matchup niya doon sa Japan dahil na rin po dito nga sa umiiral na pandemic, no? Kasi mahirapan po, masyado pong tumaas po bigla yung mga kaso ng COVID-19 sa Japan, kaya minabuti na po ng organizer na wag na pong ituloy to. So mukhang minamalas po talaga ngayon ang ating panyero na si Floyd Mayweather. Talagang ganyan ang buhay. Pagka may kasabihan nga tayo na pagka umulan ay bagyo, pagka bumagyo ay umuulan. Pa pong balita, no? Ito po ay nagsabi na po, hindi na po to balita, pero ayon po kaya sa isang interview, ito pong si Teofimo Lopez ay nananawagan po siya kaya Floyd Mayweather pa rin, no? Na sana raw wag nang sirain ni Floyd Mayweather ang kanyang legacy sa boxing sa pamamagitan ng pagsasagawa nitong mga walang kwentang pakikipag-exhibition, lalo na sa mga YouTuber, no? Sa madaling salita, ayaw po ni Teofimo Lopez na si Floyd Mayweather ay mag-engage sa exhibition o maging exhibitionist. Ayon pa kay Teofimo Lopez, ito raw mga YouTuber boxing ay sumisira sa pinakamamahal nating sports, no? Bagamat yan po ay may katotohanan, pero yan po ay hindi na po mapapasubulian. Yan na po ang naging kalakaran. Dapat ay i-welcome na po yan ni Teofimo Lopez. Mukhang yan na po ang magiging kalakaran. Mga celebrity boxing, YouTuber na nagbo-boxing. Alam nyo po, kahit na anong sabihin nila, basta nakakadagdag, no? Nakakatagdag ng manunood ng boxing, pabor po ako dyan. Eto naman si Teofimo Lopez, dahil siya naman ay batang-batang champion, kinikilala naman natin siya na undisputed sa lightweight division, pwede namang magkaroon ng panibagong kilos, no? Take over nga ang iyong bansag sa iyong sarili. I-take over mo na rin, no? Maging ehemplo ka na rin. Kasi kung ayaw mo talaga, kung ikaw ay purista, ang sinasabi mo yung mahal mong sports na boxing ay binababoy nitong mga YouTuber. Ayaw mong sila yung namamayagpag. Kaya lang naman sila namamayagpag dahil sila'y sikat. Di ba? Lahat ng gawin nila ay pinanunood ng mga tao. Pero ito ay mapipigilan naman. Pwede namang mapigilan ito ng mga superstars ng boxing katulad mo. Kung masisihan naman yung mga manunood. Tandaan natin, hindi nawawala yung mga tagapanood ng boxing. Ang nawawala sa boxing ngayon ay ang mga laban. Yung mga hinahanap natin laban na hindi natin makita. Saan ka nakakita na apat kayo sa isang division, lightweight division? Apat kayong superstar na pare-parehong walang talo. Yun po yung sinasabi natin, paulit-ulit ako rito, na hindi dapat hinahangad ng mga batang boksingero yung mapanatili nila, yung zero loss nila. Dapat ang hinahangad ng mga batang sikat na mga boksingero o superstar, yung mga new breed na superstar, hindi yung paano nila mapapanatili, hindi yung Mayweather style. Gayahin nila yung estilo ni Manny Pacquiao na lalabanan kung sino ang dapat labanan, lahat ng malaking pangalan nung kapanahunan ni Pacquiao. Yan po ang mapagmamalaki natin, no? Nilabanan niya po lahat ng malalaking pangalan na
malapit o mismong kadibisyon niya. Yan po dapat yung baguhin ng mga batang boksingero. Hindi yung aangal kayo. Bakit kayo aangal kung nagbo-boxing itong mga ano, itong mga YouTuber? Eh mabuti nga yun kahit papano nakakapagdala sila ng audience. Pero within yourself, napatunayan na natin yan na may audience po para sa magaganda, para sa bakbakan sa boxing. Kung titignan nyo, pay-per-view, Tyson versus Jones, 50 anyos pareho mahigit, pero kumita ng 1.6 pay-per-view buys. Dahil po yan sa kasabikan ng mga tao na maglaban-laban ang may pangalan. Kasabikan ng mga tao na maglaban-laban yung superstars versus superstar. So kung ikaw ayaw mo na nadodominate ng mga YouTuber ang pinakamamahal mong boxing, simulan mo, di ba? Labanan mo sila lahat. Instead na nilalabanan mo si George Cambosos, labanan mo si Devin Haney. Instead na kung sino-sinong mga pipitsugin ang yung lalabanan. Kung ayaw lumaban sa'yo ni Ryan Garcia at saka ni Tank Davis, umakit ka sa 140 at pagtatalunin mo lahat ng champion doon. Diyan lamang mababalik yung tunay na respeto sa ating pinakamamahal na sports na boxing. Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Ratlis Boxing Express. Bad Ratlis po.